Welcome to our 11th ACF Men's Fellowship. Napaka-welcome everyone talaga sa atin. Tayo pinagpala ng mga ganitong pagtitipon kahit na kung saan-saan lupalop tayo ng mundo nakatira. July 17 at 9 p.m. sa Philippine time. Ang theme po ng ating pagtitipon ngayon ay isip ng lingkod ng Diyos. Sa 1 Timothy 6:11 to 16. Manalangin po muna tayo, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa kabutihan sa amin at sa aming buong pamilya sapagkat kayo po ang siyang nag-iingat, nagpapala sa buong pamilya namin, Lord God. Kahit nasa iba't ibang mga lugar kami naroon ngayon, karamihan nasa Pilipinas, pero yung mga ibang kapatiran namin ay nasa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa na nakakasama namin. Iba-iba rin yung mga oras namin. Pero yung panahon na ito ay pinili namin ng mga Diyos sapagkat gusto namin makapiling ang aming mga kapatiran na dito na lang din namin nakilala, Lord, ng mga members ng ACF. Lord, salamat po dahil nabuo ang men's fellowship na ito dahil sa inyo na rin plano, sa inyo na rin kalooban. Salamat po, Panginoon, yes, dahil lalo kaming lumalat po sa pananampalataya, yes, sa mga natututunan namin sa inyong mga salita na naibabahagi rin sa pamamagitan ng fellowship na ito, Lord. Tumatatag kami at talaga napapatunayan namin na meron Diyos na buhay na kailanman hindi kami pinabayaan o iniwan man. Totoo ang inyong mga pangako noon, ngayon, magpakailanman. Ito ay hindi magbabago. Salamat po, Panginoon. Aming po tinataas sa inyo ang program na ito. Ano man ang aming mga gagawin, Lord, ang bawat isa ay mapagpala at lalo pa po lumakas pa ang aming pananampalataya. Thank you po, yes, sa fellowship na ito na kayo po ang maluluwalhat sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise the Lord. Palakpan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa praise and worship. Sa pangunguna po ng ating mahal na kapatid na si Kuya Alfie Carpio. Praise the Lord, greatly to be praised in the city of our God. In the mountain of His holiness, beautiful for salvation, joy of the world. In this mount side, in the size of the Lord, in the city of the great King. I hope na buhay niyo na yung melody. And great is the Lord, and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountains of His holiness, beautiful for salvation, joy of the whole earth. His found silent side of the north is city of the great day. I hope na nagustuhan yung awit at sana ay magamit nyo ito sa inyong personal devotions. Matatagpuan yan sa Psalms 48. I hope you can be a berayan to check that out. It is well with my soul. When peace by the wind attended my way, when sorrows like sea blows along, whatever my heart now has taught me to say, it is well, it is well, my soul, it is well. With my soul,
Ang ganda ng ating mga awitin na narinig at nawa ay nakasabay tayo dun sa iba na nakakalam. At sa mga hindi naman, masarap na pag-aralan po yung mga bagong awitin ng pagpupuri sa Panginoon. It is well with my soul. Whatever happens, we know that God's hand is in our lives. Siya ang laging gumagabay at tumahawak sa atin. Kahit ano pang pandemya, kahit na anong sakit, kahit na anong difficulty, we are rest assured that God is always there. Ngayon naman, isa pa rin exciting na segment yung ihahatid sa atin ng ating kapatid na si Myron Del Mundo bilang icebreaker. Kailangan ko lahat is unmute. Mag-unmute kayo lahat. Para marinig yung mga magaganda yung boses. Medyo lalayo-layo muna tayo. Parang pupunta tayo sa negosyo ko.
Ay, ano ba negosyo ko? Pagkain. Masarap yan. Pagkain. Masarap yan. Sino kaya sa atin, sa ating mga kalalakihan, ang nagluluto? Marunong ang kumain? Halo ko dyan. Ayun. O naghihintay lang pakainin? Sino kaya sa atin ang ganon? All of them. Makikita natin, dahil meron akong gig sa inyo na ganito. Naghahanda lang ako eh. Okay. Ayun. Ito ngayon ha. Malalaman na natin kung wow, ang ganda ng pagkagawa. Ganda. Guess the food by the ingredients. Makikita ko yung mga ingredients. Ay, sino magaling magkisang galing? Pagkatapos. Akala mo, ako nagluluto. Fried chicken. Breaded fried chicken. Oh, with egg. Breaded fried chicken. KFC. Sorry, ano yung una sagot? Spaghetti. Okay, spaghetti. Okay. Maratang magaling kumain. Kanina fried chicken. Oh, spaghetti. Meatballs. Pizza. Pizza. Ano tayo niyan? Sasagot. Salad. Adobo. Parang hamburger. Banana cube. Cold cuts. Ano yun? Yata banana ko yun, turun. Teka muna. Kakaiba to. Balik natin, turun. Patis. Chicken sandwich. Hindi mo pa sa ingredients. Wala pa yung tinapay. Sasabihin ko, ha? Chicken breast, ham, cheese, and egg. Pwede pa rin naman karoon ng breadcrumbs.
Ano? Diba, omelette yan? Omelette? Mali. Ano yan? Chicken fillet. Lagi nyo siyang nakakain sa mga event. Chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu. Ama, sino yun? Cordon bleu. Si Kuya Fermin. Sino yun? Joseph. Kuya Joseph. Chicken cordon bleu. Cordon bleu. Kuya Joseph. Si Kuya Fosh. Lagi kumakain sa pusunan. Alam mo po sa opas. Hindi na namin nakakain. O, next. Oops. Okay. Batok. Batok. Pininyang manok. Pininyang baboy. Pininyang baboy. Pininyang manok. Pininyang baboy. Ako na lang. Pininyang manok. Pininyang baboy. Hab. Hab. Pakasado. Alam ko yan. Amunado. Teka muna. Ang ibig sabihin, mahanggang siya. Niluluto ako ito eh. Korean food to eh. Tawag dito? Ang ibig sabihin, mahanghang kasi barbecue meron. Ribs. Barbecue, bali. Ito specialty ko sa catering ko. Dapat matikman natin yan, Kuya Mayro. Siyempre. Matitikman yun, matitikman pag nagkita-kita tayo. Ah, spicy ribs. Kasi may ano eh. Spicy spare ribs. Hindi siya estupado eh. Tama. Ay, sino yung mayroon yung parang star sa mga. Oh, tama. Spicy ribs. Star anis yun. Star anis. Star anis. Last. Oh, yan. Ayan. Last yes, ito. Yo. Fish. Ano yung cod? Hindi. Uy. Pininyahan. Carrots. Kwento. Escabeche. Ay, fish. Fish. Brown sugar. Escabeche. Last star fish. Wait, ano? Sweet and sour fish. Tama si Kuya Paul. Sweet and sour. Oh, galing ni Kuya Paul. Sweet and sour siya. Galing ni Kuya Paul. Alam mo si Kuya Paul, lagi yung umaatin sa mga catering. Kasi alam mo yung sweet and sour. Kaya pala eh. Ano Kuya Paul? Kasi yung mga pagkain niya, lagi sa catering. Cordon bleu, sweet and sour na fish fillet, spicy beef spare ribs, hamonado. So, ako, nakalima lang ako. Nung house namin. Nice! Kaya lang na lang, Rice. Opportunity na makikita-kita. Patitikim ko sa inyong lahat yun. Yay! Nice! Walang Rice eh. Walang Rice. Opportunity. Wala lang si Kuya JR. Ako, naka-5 ako ha. Kita-kita tayo. Laptop charger ba? Hindi, totoo. Alam mo kung anong ano? Tapos yung pandemic. Price ko? Ito yung mas ng catering. Oh, wow. Ito yung catering mas namin. Nakalagay siyempre pangalan sana namin dyan. Wow, ganda rin. May promotion pa. Siyempre, pagkain eh, yun ang negosyo ko. Pero yes, kasi nga, sabi sa akin nung muna ni David dati, is, i-ano ko daw, ayoko, mas maganda to. So, na-prove natin, si Kuya Ponch, lagi sa okasyon. Kaya alam mo yung mga pagkain sa trabaho sa inyo. Kasi yung mga una, yung mga unang pagkain, yun ay mga pagkain ng mga kabataan. Yun ay ginawa ng anak ko sa activity nila sa church. Dinagdagan ko lang yung aking sa dulo. Yung mga bata-bata pa pala kami. Kasi yung mga unang na... Kaya alam ko lang yung pagkain ng bata. Yung mga huli, yung mga pampabata. Kayo dos, mga, at ginutong kayo. Yes. Ganda. Thank you, my Lord. Okay. Thank you. Nabusog kami, nabusog. Thank you. So, hihintayin na lang namin yung mga... Estupado. Oh, gusto mo lengua estufado? Meron yun. I-email mo na lang sa akin. Ang sarap, Kuya Myron, ng mga recipe talaga. Yung mga unang luto, mga pangbata daw. Yung mga nahuhuli, mga pangpabata. Kasi ang dami na nun. mga baboy na yun. Anyways, masarap yung segment na yun. Ito pa ang isang mas masarap na segment.
Ito pa ang isa pang mas masarap na segment. Ito yung special number. Masarap pakinggan. Masarap makisabay sa ating kapatid. Isa sa mga kuya natin na pinagpipitaganan natin. Si Kuya Joseph Fermin. So, bibigay ko muna yung background. Bali si David ang magpiplay. No? Ano, ni-record na lang namin kasi mahirap kasi yung live. May mga lag sa dating na. So, ito yung background sa Revelation 5:12. Then I look and I heard the voices of many angels and living creatures and elders encircling the throne. And the number was myriads of myriads and thousands of thousands. In a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in it, saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." So this was composed by, the music I will play is composed by Wilson in 1973. Kung familiar kayo kay Don Wilson. So the title is "Worthy is the Lamb." So, okay.
that is a virtuoso playing for us and for the Lord. Amen. Thank you so much, Kuya Joseph. That was a beautiful masterpiece indeed. So, moving on. Sunod-sunod yung ano eh. Talagang laging may mga magagandang surprises ang Panginoon para sa atin. Lagi tayong binibigyan ng Panginoon ng present. Kaya nga sabi, ang ngayon ay tinatawag na present dahil laging may gift na nakalaan ng Panginoon sa atin. Ngayon naman po, isang masarap pa rin na pagsasalu-saluhan natin. Ito po yung mensahe ng Panginoon through our very own Kuya and Pastor Brix Abela. Kuya Brix, ito na po, Pastor. Okay. Sige. Magandang gabi sa lahat. Magandang umaga. Salamat sa pagkakataon na ako ang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating fellowship na to. So ang aking dalangin sana ay maging pagpapala para sa ating lahat. 1 Timothy chapter 6, 11 to 16, ayon sa pagkasali ng ang salita ng Diyos. Okay. Ngunit ikaw, bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harap ni Poncio Pilato, inutosan kitang sundin mong mabuti ang mga iniutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, ihahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lang ang walang kamatayan at nananahan sa di malapit-lapitang liwanag. Hindi siya nakita o maaari makita ninuman sa kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. So dito po sa mga talatang ito na ating binasa, ay ito ay mga tagubilin ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. At dito si Timoteo ay tinatawag na lingkod ng Diyos. Sa panahon na isinulat ito ni Apostol Pablo kay Timoteo, si Timoteo ay nagpapastor sa iglesia sa Efeso. Kaya klarong-klaro na siya ay lingkod ng Diyos. At ang tanong, kung ang tagubilin ba na ito kay Timoteo ay para rin sa atin, sa iyo at sa akin? O ito nga ba ay para lang sa mga lingkod ng Diyos, halimbawa sa mga kasamahan nating nagpapastor o mga leader sa iglesia, o ito ba ay para sa lahat? Actually, ang pagkasali nito sa English ay man of God. So, ang man of God ay ginagamit kila David, kila Moises, kila Isaiah, at iba pang mga lingkod ng Diyos. Ngunit kung ating titingnan, ito ay applicable para sa ating lahat. So nais kong tanungin, kumbaga, ikaw ba ay nag-aangkin na lingkod ng Diyos? Kasi kung inaangkin mo na lingkod ng Diyos, ito ay para sa iyo. Ngayon naman, isang halimbawa opposite nun, kung hindi ka lingkod ng Diyos, isang ka naglilingkod. So kung tayo ay man of God, kung tayo ay kumikilala sa Panginoon Jesucristo, tayo ay lingkod ng Diyos, at kung hindi naman, lingkod ka ng demonyo. Wala naman siguro ganun sa atin. So kaya nga ako'y naniniwala na ang tagubili na ito ni Apostol Pablo para kay Timoteo ay applicable para sa ating lahat, no? At itong
ating pag-usapan ay tungkol nga sa ISIP. Itong ISIP ay actually isang acronym. Ito ang sinabi rin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na alipin nung kapanahon ng yon sa kanyang sinulat sa Kolosas 3:23-24. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon nang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So dito, kahit na ang mga alipin na naglilingkod sa kanilang mga amo nung kapanahon ng yon, ay sinasabihan ni Apostol Pablo na sila ay lingkod ng Diyos. Kaya tayo na nanakakilala sa Panginoong Kristo, ano man ating ginagawa? Tayo man ay empleyado ng isang private o government institution o may sariling negosyo, nagluluto o ano man yung ating ginagawa, at tayo ay may tuturing na lingkod ng Diyos. Kaya bilang lingkod ng Diyos, at ating pong aking hinihimok ang bawat isa na gawin natin itong ISIP na matatagpuan sa 1 Timothy chapter 6, 11 to 12. So ito po yon, ang letter I, ang ibig sabihin nun ay iwasan. Pag-usapan natin yan kung ano ibig sabihin ng iwasan o anong iiwasan. Pangalawa, sikapin. At pangatlo, ipaglaban at ipahayag. At panghuli, panghawakan. So tayo ay practically nakafocus lang dito sa mga verses na to at sa iba pang mga verses na bahagi ng sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. So dito po sa unang talata, sa verse 11 ng ating basihan, sabi ni Apostol Pablo, ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. So yun po unang tagubilin, iwasan. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung salita niya, ngunit ikaw. So sabi niya, Timoteo, iba ka. Lingkod ka ng Diyos. Kaya huwag mong gawin yung mga unang nabanggit na ginagawa ng mga hindi lingkod ng Diyos. At iwasan mga bagay na yan na yun ay kumbaga nasabi dito sa verses 3 to 10. Ano-ano yung mga yon? So iwasan ang nagtuturo ng mali. Pag sinabi nagtuturo ng mali, hindi naman necessarily na tinuturo yung mali. Pero minsan ang kamalian ay naituturo sa pamagitan ng halimbawa o ng ginagawa kahit na hindi sinasabi. Halimbawa, may mga tatay na ayaw niyang matutong manigarilyo yung kanyang anak. Ngunit inutusan niya bumili ng sigarilyo. Di po ba? Nakikita natin yan sa ating mga kapitbahay na naninigarilyo. Ayaw niyang uminom ng alak ang kanyang anak pero uutusan niyang bumili ng gin sa tindahan. So, natututong manigarilyo o uminom ng alak ang kanyang anak. So, nagtuturo ang mali, iwasan daw yun. Iwasan din maging mayabang. So, pag sinabing mayabang, ito yung nangahulugan na hindi angkop o tama ang pagtantya sa sarili. Parating mataas. Ano po? At hindi mo pwedeng malampasan. Yan ang mga taong mayabang. At iwasan din ang magkaroon ng baluktot ang pag-iisip. So ang pag-iisip naman ay kumbaga hindi nakikita o intangible siya pero pwede maging baluktot. Ito mga narinig natin sa mga baluktot ng pag-iisip. Okay lang ang magnakaw basta huwag kang magpahuli. Hindi ba? So narinig ko minsan yung isang taong nagsalita, sabi niya okay lang daw na kumbaga magkaroon ka ng extra affair. Basta huwag ka lang magpahuli. Ang sabi pa niya, kahit mahuli ka, huwag kang umamin. Yan ang mga balot mag-iisip. Sabi niya, ay paano kung talagang hindi ka na makaiwas? Hindi ka na makatanggi na meron kang ginawa? Ang sabi niya, ang gawin mo, maghanap ka na lang ng damay ng iba. So, ganun na maraming mga baluktot na pangangatwiran na ito ay lihis sa katuruan ng salita ng Diyos o lihis sa mga ipinapagawa sa isang lingkod ng Diyos. At ang dapat pang iwasan, may pag-ibig sa salapi
o sobrang paghahangad ng salapi. Dito, ang mga may pag-ibig sa salapi, ang kanyang motibo sa mga ginagawa ay parating upang kumita ng pera. At maaring nagagawa niyang mandaya para kumita ng pera, nagagawa niyang mangapi ng mga mahihina upang kumita ng pera. O di kaya sa isang banda naman, dahil sa kanyang pag-ibig sa salapi, napakahirap sa kanya ang para ang gawain na magbitaw ng salapi halimbawa para tumulong sa ibang tao o sa atin sa gawain dahil sobra ang kanyang pag-ibig sa salapi. So dito, ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, iwasan mo ang mga bagay na yan. Hindi dapat gawain yan ng isang lingkod ng Diyos. Okay? So, karamihan sa mga sulat ni Apostol Pablo, katulad sa Colossus o sa Ephesus, makikita natin na meron siyang sinasabi na iwasan, huwag gawin ito, negatibo, at sinasabi niya na gawin ito. So para bang hubarin mo yung maruming damit at pagkatapos isuot mo ang malinis na damit. So sabi niya, iwasan mo ang mga bagay na yon, ngunit sikapin mong mamuhay, at isa-isa niyang sinabi, una, mamuhay ng matuwid. So pag sinabi nating matuwid, ibig sabihin ang mga pag-uugali, ang mga gawain ay ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos na matuwid. Hindi ko standard, hindi mo standard, standard ng salita ng Diyos. Kasi maaaring kung standard natin, iba yung matuwid sa iyo, ibang matuwid sa akin. So ang reference natin parati ay ang matuwid ayon sa salita ng Diyos. Sikapin mong mamuhay ng banal. So alam naman natin na kung ang pag-usapan na banal ay holy o walang kasalanan, eh walang ganun sa atin. Ngunit ang tinutukoy ng banal ay isang buhay na nakalaan para sa Diyos. So ako ay mamumuhay, sisikapin kong mamuhay na ang aking buhay ay aking ginagamit araw-araw o isinasapamuhay para sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Sumunod, sikapin mo mamuhay ng may matibay na pananampalataya. So pag sinabi natin may matibay na pananampalataya, ibig sabihin nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Una, pananampalataya sa kaliligtas o sa kapatawaran ng kasalanan. Ikalawa, pananampalataya na walang pagdududa na ikaw ay may buhay na walang hanggan, ako ay may buhay na walang hanggan dahil sa biyaya na dala ng biyaya ng kaligtasan dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At may matibay na pananampalataya, ibig sabihin ikaw ay patuloy na umuunlad sa iyong tiwala at pagiging alagad ng Panginoong Hesukristo. Patuloy kang nagwawagi laban sa mga hamon at tukso. Patuloy na umuunlad ang iyong buhay panalangin. Patuloy na umuunlad ang kaalaman at pagsunod sa salita ng Diyos at nagtitiwala sa Diyos na Diyos ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan sa buhay. So, ibig sabihin talagang ang matibay na pananampalataya, lahat inaasa sa Diyos. Dependent tayo sa Diyos na siya ang may hawak ng buhay natin, siya ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Ano pa? Sikaping mamuhay ng mapagmahal. So pag sinabi natin mapagmahal, ibig sabihin hanggan natin ang mabuti para sa iba. Mahal ko ang aking kapatid, kaya hangad ko ang mabuti para sa kanya, hangad ko ang kabutihan ng aking pamilya o ng ibang taong kung saan meron akong impluensya. Ano pa? Sikapin mo mamuhay ng mapagtiis. Pag sinabi natin mapagtiis, ibig sabihin matyaga, nagpapatuloy, hindi sumusuko, may control sa sarili tungkol sa mga pagnanasa. Ano pa? Sikaping mamuhay ng mabait sa kapwa. So pag sinabi mabait sa kapwa, ibig sabihin yan, ang ibang pagkasalin sabi may kahinahunan o may kaamuan. So ibig sabihin, tumutulong, nakikinig, nalalapitan. O kumbaga sa aso, hindi nangangagat. O kung sa
Sa kabayo naman, hindi naninipa o kung sa kalabaw, ay hindi rin siya nanunuwag. Dahil nga, mabait sa kapwa. So ito po, una, iwasan ang mga bagay na hindi maganda. At ikalawa, sikapin na mamuhay ayon sa magagandang mga katangian na nakalatag dito sa ating talatang pinag-uusapan. Ang ikatlong titik sa litrang sa titik E, ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Dito po sa verse 12, ito ang sinasabi. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. So dito po ang dapat gawin ng lingkod ng Diyos ay ipaglaban ng mabuti ang pananampalataya at ipahayag ang pananampalataya sa harap ng maraming saksi. Ang usapin dito ng pananampalataya, ito ay tumutukoy sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ito ay ang mga katotohanan na natutunan natin mula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya na ito ay na pinapaniwalaan ni Timoteo ay pwedeng makita natin sa ilang mga verses. Hindi ko na naisulat sa slide, pero pwede niyong tingnan. Halimbawa sa unang 1 Timothy chapter 2, 5 to 6, ito ang sinasabi. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Ito pa po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ito pong aking mga nabanggit na kumbaga parabang basic na pananampalataya na sinulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Ito ay ang pananampalataya na tayo ay may kaligtasan sa pamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo at ito ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. So, ang kumbaga, ang mga katotohanan ito ng mabuting balita, tayo ay nahamon na ating pong ipahayag. Ipahayag natin ang ating pananampalataya at bukod doon, sinasabihan tayo na ipaglaban. Pag sinabi ipaglaban, ang tinutukoy po rito ay hindi gera o hindi kumbaga yung nag-aaway. Hindi po. Ang nais pakahulugan nito ay sports o palakasan. Katulad halimbawa ng boxing, ng takbuhan, yun po yung tinutukoy na ipaglaban at iba pang mga sports. So para manalo sa labanan ng ating pinaglalaban, kinakailangan patuloy sa pagsasanay. Napaka-importante po ng pagsasanay. At ikalawa, kinakailangan ang disiplina sa sarili. Alam natin na ang mga manlalaro sa palakasan ay talagang disiplinado yan kung gustong manalo. At ang ikatlo ay palaging handa. At yun din po ang sinabi ni Timoteo, ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Maging handa ka sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. So dito po, kumbaga, kapag ipinaglaban natin ang pananampalataya at tayo ay nanalo, ito po yung maasahan nating resulta.
hindi ka madadala sa mga nagtuturo ng maling doktrina o mga maling katuruan. Di ba nakakalungkot na may mga nakasama tayo sa fellowship o nakasama tayo sa church na magtataka bakit umalis na at naputan doon sa isang grupo na lihis ang kanilang pananampalataya, hindi ayon sa fundamental doctrines ng salita ng Diyos. So kapag ipinaglaban ang pananampalataya at nanalo, hindi ka madadala sa anumang maling katuruan. Ikalawa, ikaw ay nakahanda na ipaliwanag ang iyong pananampalataya anumang oras na ito ay kailangan. So kasama yon, dahil nagsasanay ka, handa ka anumang oras na ito ay ipaliwanag. Matatag ang pananampalataya at hindi basta-basta matitinag anumang pagsubok ang dumating sa buhay. Dahil nga, palaging handa. So, ikaw ay parating malakas, kaya anuman ang dumating na hamon sa buhay, anuman ang kaharaping mga suliranin, hinding-hindi ka magagapi. So tayo po ay hinihimok na ipaglaban ang pananampalataya at ipahayag ang ating pananampalataya. At ang panghuli, sa letter P, panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dito po, pag sinabing panghawakan mabuti ang buhay na walang hanggan, hindi po ibig sabihin na kapag ka hindi mo hinawakan mabuti, mawawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi po 'yon. Ang ibig sabihin na panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, kung ikaw ay nagkamit ng buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, kapag pinanghahawakan natin yon, ibig sabihin, hinding-hindi natin nakakalimutan na tayo ay hindi na taga-sanlibutan, tayo ay taga-langit na. Ano po? Yung ibig sabihin, kumbaga, ano man ang kaharapin natin sa buhay, hinding-hindi mawawala sa aking isip na katulad ng sinasabi sa isang awit na this world is not my home, I'm just a passing through. No po, dumadaan lang ako, hindi na ako taga rito sa sanlibutan, kaya pagka yun ang aking parating pinanghahawakan, ito ang mga posibleng mangyari sa akin. Yung larawan ng pinanghahawakan, ang buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin niyan, kumbaga ang mangyayari sa kanya, ang mga inaalok o pang-aakit ng sanlibutan ay wala nang talab sa kanya, kumbaga. Yung sinasabi sa 1 John 2, 15 to 16, yung the lust of the eyes, the lust of the flesh, the pride of life, kayang-kaya niyang, kumbaga, lampasan yon, labanan yon, dahil nga, siya ay hindi na taga-sanlibutan, siya ay taga-langit na. Ano pa? Ang mga sakripisyo na kailangang gawin upang makapag-impok ng kayamanan sa langit ay nakakayanang gawin. Kumbaga, ang isip kasi ng pinanghahawakan ang buhay na walang hanggan, talagang doon na sa kabilang buhay, kinakailangang makapag-impok ng kayamanan. At ang mga naghahawak ng mabuti sa buhay na walang hanggan ay nagiging mabuting katiwala ng mga espiritual na kaloob na ito ay ginagamit sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. At isa pa, ikaw ay magiging prayerful at nagpapasalamat dahil sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, pag pinanghawakan ang buhay na walang hanggan, mabuti ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin, kumbaga, tinitingnan natin ang buhay natin dito sa lupa na pansamantala lamang at tayo ay may buhay, kumbaga, na mas maganda sa ating hinaharap pagdating ng takdang panahon na makapiling natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. So, yung pinanghahawakan ang buhay na walang hanggan, it's silang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 na kumbaga kontento at mas maganda pa ang buhay, maganda pa ang kalagayan sa mayaman. Kumbaga meron siyang kagalakan sa buhay.
So ang tanong mga kapatid, bakit natin gagawin ang isip? Bakit iwasan ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos? Bakit natin sikapin na mamuhay ayon sa mga katangian ng isang lingkod ng Diyos? Bakit natin ipaglalaban ang ating pananampalataya? Bakit natin ipapahayag ang ating pananampalataya? At bakit natin panghahawakan ang buhay na walang hanggan? So kinakailangan nating gawin ito dahil sabi sa huling bahagi ng mga verses, sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harap ni Poncio Pilato, inutusan kitang sundin mong mabuti ang mga iniutos sa iyo para walang masabi laban sa iyo. Gawin mo ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So, atin po itong gagawin dahil ang Diyos ay nakatingin. Kumbaga, tayo ay tayo ang sentro ng tinitingnan ng Panginoon na nasa atin ng kanyang presensya, kaya kinakailang gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ano pa? Gagawin natin ito dahil tayo nga ay lingkod ng Diyos. Tayo ay lingkod ng makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At sa huling bahagi, hindi natin babasahin atin ng mga verses na 1 Timothy chapter 6, ating gagawin ang isip dahil mapaparangalan ang ating Panginoong Hesukristo. At kung sakali man na ang ating pagiging paggawa ng isip, tayo ay hindi magkaroon ng gantimpala sa lupa, hindi masuklian ng gantimpala, eh tayo makakaasa na pagkakaluban tayo ng Panginoon ng gantimpala inilaan niya para sa atin. So tingnan natin mabuti mga kapatid, ang isip, iwasan, sikapin, ipaglaban, ipahayag, panghawakan, ito lahat ay action word. Kumbaga, lahat, ibig sabihin, ang lingkod ng Diyos, siya ay hindi lang nakatunganga, hindi lang nakatambay, siya ay aktibo, siya ay kumikilos, siya ay gumagawa ayon sa kanyang pagkatawag bilang lingkod ng Diyos. Ikaw at ako na lingkod ng Diyos ay dapat masigasig na iwasan ang mga maling gawain, sikapin ang mamuhay ng matuwid, ipaglaban at ipahayag ang pananampalataya at panghawakan ang buhay na walang hanggan. Ano ang tugon mo kapatid? Ano sa isip mo ang nais ng Diyos na baguhin at paunlarin sa iyong buhay bilang lingkod ng Diyos? Akin pong in-encourage ang bawat isa na atin pong ipanalangin ang panalangin na ito. Sabay-sabay po tayo. Panginoon, hayaan po ninyo na magkaroon ako ng maayos at maunlad na pag-iisip. Amen. Tayo po ay patuloy sa ating panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming natunghayan sa aming pag-aaral ngayon, sa aming fellowship. Dalangin namin, hayaan po ninyo na matagpuan ang bawat isa na kami ay tunay na lingkod ng aming Panginoong Jesucristo at kami ay gumagawa ng kanyang banal na kalooban na amin pong iiwasan ang mga bagay na hindi dapat ginagawa. Amin pong sisikapin na gawin ang mga mabuting bagay. Amin pong ipaglalaban, ipapahayag ang aming pananampalataya at amin pong panghahawakan ng mabuti ang buhay na walang hanggan. Ang iyong biyaya nawa Ama ay sumaamin upang kami mapagbigay parangal sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pangalan, amen. Salamat po. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. So, susunod na segment po, ang atin pong Holy Communion o Breaking of Bread na pamumunuan po ni Pastor Moises Fernandez. Tayo po ngayon ay dadako sa isang pangmahalagang gawain. Ito po ay ang banal na hapunan or ang Holy Communion. So ihanda po natin. I hope meron po kayong elements po dyan na nakahanda.
ang bawat isa sa atin. So, nais ko pong basahin po, basahin po natin yung pong basehan po natin o batayan dito po sa ating isasagawa na kung saan lahat tayo makikibahagi dito sa unang sa Corinto, First Corinthians chapter 11, verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he has given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you, do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So, sabi, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. And therefore, whosoever eat this bread or drink this cup of the Lord in unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup, for who eats and drink in an unworthy manner, eat and drink judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we would not be judged. But when we are judged, we are chastened by the Lord, that we may not be condemned with the world. Praise God for the reading of His word. Ito pong Lord's Supper o Banal na Hapunan ay binibigyan po tayo ng opportunity para po sa ating spiritual renewal, sa faith po natin. This is a blessing for us. Kaya napakalaga po nitong gawain pong ito. Kung ito ay gagawin po natin in a worthy manner. No? So, nais ko lang pong bigyan ng tatlong mahalagang puntos po ito saglit. Ano? Para gawin po natin ng napakagandang paraan or in a worthy manner. Sa tamang paparaanan. Una, number one, we are looking back. Okay? We look back sa nangyari po. Kaya nga, ang purpose po nito, aalalahanin po natin ang kamatayan ng Panginoon. So let's go back to over 2,000 years ago na nangyari yon, pero sasariwain po natin ngayon ating alaala. Kaya nga, remembrance. In remembrance of me. So meron pong memory. Pag tayo po ay bumalik dun sa alaala na yon sa nakaraan. So nais ng Panginoon na atin pong alalahanin talaga ang kanyang kamatayan. Kapagat yun po ang naging sentro ng ating pananampalataya. O, kung bakit po tayo naligtas at nagkaroon ng katubusan. Pangalawa, let's look ahead. Ang sabi niya rito, salita niya, gagawin po natin ito na tayo po ay tumitingin doon sa darating din na panahon na si Lord Jesus Christ tatakdang panahon na ibabalik. Diba? Till He comes, gagawin po natin ito. At sabi niya pa nga, madalas natin kung maaaring gawin. As open, no? As you drink it in remembrance of me. Alalahanin natin palagi. Sabi niya, for as often as you drink this bread and drink this cup, sabi niya, you proclaim the Lord's death till He comes. Diba? So pati yung ano, yung kanyang second coming, nadaanan po dito, no? Na-mention po dito. Hindi lamang yung kanyang kamatayan, pati yung kanyang muling pagkabuhay at muling kanyang muling pagbabalik. Kasi yun po yung gospel, di ba? And then the last is, let us look within. Ito po yung pag-i-examine sa sarili. So, ito po ay para maging worthy manner sa atin, kailangan tingnan natin ating sarili na tayo po ay meron po ba tayong mga dapat patawarin, meron po ba tayong kasalanan na dapat i-confess sa Panginoon,
Okay? At tayo po ba ay meron pong alitan, alisin po natin. Confess po natin. Hindi tayo ng tawad sa Panginoon. And also, I want you to realize, mga kapatid, na ito pong ginagawa po natin, ito yung benefits po nito. No? Kaya para po ito sa atin, especially for our, not only for spiritual blessing, kundi pati po sa physical health po natin. Nakita niyo po doon, para tayo po ay hindi magkasakit, kailangan gawin po natin nararapat. Para po sa prescription, mga kapatid, no? Na hindi lamang ito traditional na ginagawa, na once a month, gawin po natin as open. O nga po, ginagawa ko po ito actually araw-araw. Personally, I take my communion every day. Kasi nakita ko po yung revelation na ito sa akin po personally. Talagang nakatulong. Especially during this time of pandemic, ay napakatindi po ng impact nito sa amin. Pamilya, sa aking buhay, sa church. So I encourage you, nais ko po kayong ihimukin na gawin po as often as you can. You will see the result. So, kunin po natin, mga kapatid, let's continue yung tinapay. Tayo po'y magpasalamat. So let us pray. Thank you, Father God, Lord. Sa oras na ito, kami po ay lubos, Ama, ang pagpupuri at pasasalamat po sa inyong ginawa. We remember, Lord, your death through this element of communion. It's already sanctified dahil po sa iyong broken body, wounded, kami po ay naging buo. Nothing is missing, nothing is broken, nothing is lacking. We believe, Lord, sa finished work, sa krus ng Kalbaryo, ng pagtutubos sa amin. Thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, amen. Kainin po natin, sabay-sabay. In the same manner, he took the cup. He said, this is the cup of a new covenant in my blood. Let us drink. Let us pray. Thank you, Lord. Lord, salamat po muli. Naalala po namin ang yung banal na dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon kami ng kagalingan, kapayapaan, kaligtasan, Lord, at katubusan sa anumang uri ng sumpa. Thank you, Lord. By faith, Lord, we appropriate those benefits of in the cross of Calvary. Praise you, Lord, and glorify you and honor you in Jesus' powerful name. Everybody say, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. We are restored in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, amen. Pastor Moises. Thank you so much. Now we go to our breakout session. Brother Bong. Yeah. Let's go. Let's go to our breakout room, our sharing time. Thank you kay Kuya Brix dun sa mensahe. Yung isip, ano, na kinakailangang gawin kasi those are action words, sabi nga. Amen. Yun na, bilang lingkod ng Diyos, di ba? Kinakailangan nating gawin yung nabanggit sa ating mensahe. Yung isip, iwasan, sikapin, ipaglaban at ipahayag at yung panghawakan. Ngayon para sa discussion lang natin, no wrong answer, no. Saan tayo nahihirapang gawin yung mga bagay, yung mga tagubiling ito na nabanggit ni Apostol Pablo? So, let me open the room. Hey, ako naman. Actually, ang pinakamahirap dyan na gawin sa apat na yan, actually yung first, ang degree, siyempre yung una, yun ang pinakamahirap. And then, pangalawa, medyo mahirap-hirap. Pangatlo,
diba, ipaglaban, and yung pang-apat, yung panghawakan. I'm sure naman every Christian pinangahawakan yun. Pero ako personally, hirap ako sa apat. Personally, for me. Kasi, unang-una, for every human, mahirap umiwas. On the positive side naman, yung sikapin, well, we always try naman to be, kaya nga tawag tayo sa ating Christian eh, kasi we are Christ-like. We always try it, pero, well, yun nga, trying hard. Trying hard, kumbaga. Pero, yun nga, what's the beauty in that is that the Lord never surrenders with us. So, He wants us, kahit na trying hard tayo, try harder. You know? Sige, try mo lang. Hindi kaya talaga, Lord. Hindi, sige, try mo lang. You know? And then, yun, pagtanggol mo or paglaban or it is as if it's not really to fight in the streets, but it's really to compete. Ito, importante rin ito eh. I can see na now overshadow tayo nung ibang beliefs, nung ibang ano, samantalang we have the truth na hawak natin, and yet bakit mas marami yung naniniwala sa mga grupo na wala nga silang savior eh. You know, wala nga silang savior pero ang dami nilang followers. Tayo, meron tayong katotohanan na pinangahawakan. And yet, I don't know, I feel na parang we're not running the race, actually. We're not running the race, just to be brutally frank. Then, yung pang-apat na pinangahawakan, ako mismo, sa buhay ko kasi, got some questions like how sure are you, parang ganun, have you, alam mo naman ang minsan eh, man, it's very philosophical thinking eh. Minsan, you are being rocked by questions na like, paano mo patutunayan na yung sinasabi nyo ninyo is tama? Yung sinasabi nyo is totoo? Nakabalik na ba from the dead, something like that, you know. Kaya pagka medyo nawala yung personal attachment kay God, kasi actually yun lang ang pinangahawakan natin, yung personal attachment natin na yan sa salvation natin. Otherwise everything will crumble eh. Kasi based on logic, it will crumble. Kasi like given the setting now, today, like meron akong philosophical na tanong na kung ngayon dumating si Kristo, kung ngayon nagpakita, maniniwala ka ba sa isang karpintero? Mm-hmm. You know, something like that. Maniniwala ka ba from somebody from Nazareth? You know, these are philosophical questions, but these are honest questions. You know, kaya wala tayong ibang assurance kundi ang Holy Spirit. Yun lang ang nandyan. Yung relasyon natin, yung nararamdaman mo na nandyan siya, yun ang pinakamatibay na
na ano mo, na iyong pinangahawakan na He is there and He is alive. Yun lang sa akin mga bro. Yes, sige po, Kuya. Thank you, Kuya Ed. Yung paglalaban at pagpapahayag kasi it takes maturity in the faith. Hindi natin kayang ipaglaban yung pinangahawakan nating pananampalataya kung kulang ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong nagsusumigasig sa pag-aaral ng kanyang salita, patuloy tayong nag-i-immerse sa Bible, and also we are learning new avenues to learn. Hindi lamang doon sa mga nababasa natin, kundi sa mga mentors din po natin, yung mga nauuna sa atin sa pananampalataya, our elders, our pastors, those who we look up to, who have reached that level na alam nating mas mataas sa atin. And from them, sila ang ginagamit ng Panginoon para gabayan po tayo. And alam nyo, parang ano to eh, chain link eh. Hindi natin may paglalaban yung pananampalataya kung hindi natin alam kung ano yung pananampalataya na yan. And para malaman natin yung pananampalataya sa salita ng Panginoon, that will always equip us to have that desire na lumayo doon sa tukso. Yung umiwas sa mga maling gawain na sinabi nga ni Pastor Brix, yung baluktot na pag-iisip, which yun talaga yung magka-characterize sa atin before we came to know the Lord. And panghawakan mabuti ang buhay na walang hanggan, sabi niya, hindi ibig sabihin na nawawala itong salvation. Because our salvation, sabi nga eh, Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Kapag nasa kamay ka na niya, wala nang ibang makakaagaw sa'yo. Wala nang ibang makakakuha ng salvation mo. Amen. Amen. Thank God, dahil pati yung aking family kasama sila sa ganitong journey. Yun din ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin na Christian family. So, sama-sama kami sa ganitong journey. Na one faith in God. Together, we worship God together. So, yun na yung cards namin as a family. Okay. That's it. Kainig mo yung ano ng Panginoon sa katahimikan. So, yun lang maano ko. Tsaka sa music din pala yun. Yun ang nagbibigay ng ano, encouragement sa akin. So, yun lang po. Kailangan natin talaga ng ano, tulong ng Holy Spirit dito. Kasi hindi natin kaya by our own effort ng mga kapatid. At para maiwasan. Bagay na hindi dapat gawin. Area na yun. To ask the power of the Holy Spirit. Tanpen, ginamit ko yung kahinaan ko para ma-overcome siya. Parang ano eh, may masamang ano rin, Dave eh. Kasi parang sinasabi ko sa sarili ko na magkikita rin tayo sa final. And I'm going to prove to you na I'm not that dumb. Parang ganoon. Pero kasi, alam mo, as you do that, nagiging ano ka, nagiging strict ka, nagiging kung ano yung ginagawa mo doon sa cockpit, gusto mo ganoon ang gawin ng ibang tao. You know, something like that. Okay. Nakuha mo? Yes, Kuya Ed. Kuya Ed. Yes, naalala ko. Teka muna, payet. 2 minutes, kahit tutok ko 20 seconds na lang, hindi pa ako nagsishare. Ikaw na, it's your turn. Yung topic natin kanina, sa totoo lang, napakahirap maging lingkod ng Panginoon. Unang-una, kapag naging lingkod ka ng Panginoon, talagang marami kang, ano, yung mga tao nakatingin sa'yo. So, mangyayari nga, merong mapupulaan, naghahanap sila. Nawala. Ayun. Nabitin yata si David. Balik na. Maganda yung ginanon ni Kuya Ed, nakaka-bless. Amen. Okay rin.
Pero Kuya Brix, ang ganda ng message kasi ano ko na lang din kasi gusto ko sana sabihin nga praise the Lord. Na yung topic ni Kuya Brix is sa paglilingkod ng Panginoon kasi hindi pa tapat na maglingkod kay Lord. Unang-una, pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Panginoon, yung lahat ng mga tao nakatingin sa iyo. So, ang magiging tendency na nahanapan ka ng butas. At pag nahanapan tayo ng butas, doon ka, alam mo, kakaaway para pabagsakin ka, pahinain yung pananampalataya mo. Pangalawa, kapag mananampalataya ka, maraming temptations. Sabi nga, likod daw ng Panginoon, may tatlong ano. De, okay lang, Kuya Ed, no problem. Ang ganda ng message mo. Tapos, tatlong nakikita ko dyan, alam mo ko na, yung last of the flesh, kalaban yan sa paglilingkod sa Panginoon, yung alam mo yon temptation yan. Yung pride, of course, yung pride. Kasi kapag minsan, glory to me, hindi na glory to God. Pangatlo, yung pera, sa totoo lang. Maraming bumabagsak sa pera. Tama yung sinabi ni Kuya Brix, eh, di ba? So, basta pag naglingkod tayo sa Panginoon, focus lang tayo sa Panginoon. Paglaban natin yung pananampalataya natin hanggang sa huli. Yun lamang po, o Kuya Diyos, ikaw na. Yay! Nakapagsalita ako. Dito na kayo. Pinahabol. Pinahabol. Ipaglaban mo, Kuya. Yan. Hindi mo bibitawan. Kala ko nga, sasabihin ni Pastor Brix, huwag mong tantanan. Hindi namin kayo. Tamang tanan. Ay, no. Okay. Oh, punta po tayo sa ano, sa ating announcement. Announcement na ba, Pastor David? Okay, announcement po. Looking forward. Alam nyo, mula nung naging Kristiyano tayo, personally ako, mula nung naging Kristiyano ako, tumaba po ako. Hindi lang physically, kundi spiritually as well. Kasi ganito raw tayo eh. Laging may kainan pagkasama ang Panginoon. Ano? Ano masasarap na pagkain pa? Spiritual food. Amen. So, una po sa ating announcement, yung next schedule ng ating gathering. Special mention sa ating bunso, si Kuya Teddy. How are you, bunso? Next schedule po natin is 12th. Uy, ikalabing dalawa na po na pagpapala ng Panginoon ito. 12th ACFMF Zoom Meeting. So, anniversary na yun. Natin ito sa kalendaryo natin, ha? August 21. Birthday. August 21, 2021. Same time po, 9 p.m. Philippine time. Ang host naman po, oh, itong mga kabataan din natin, batches 1990 and above. Kuya Jers, i-explain ko lang to. Kasi ika-12, ano na natin, ano? Zoom meeting. Yes. So, hindi pa actually siya 1 year. Kasi parang 12 months pa lang yan. Oh, so, yung susunod ang anniversary natin. So, September. So, mga kapatid, dine-encourage namin kayo na makapag-join tayo. So, paghandaan po natin yung first year anniversary natin. Zoom meeting. O, yun lang po. September. May handaan na yan. Month pa yung handaan ating anniversary. May handaan na yan. Payman na. May kainan na. Oo. Oh, oh. Sa handaan na si Myron yan. Ay, yung kainan natin virtual din. Oo, oh, kanya-kanyang pagkain. Feasting niya. Nabubusog ng ating mga mata eh. So, ang host po natin is batches 1990 and above. Oh, yung mga magpapakain naman daw po ay iisa lang sa para sa month of July. Ang magpapakain daw po ay si Brother Joel de Tomas. July 3, ang nakaraang July 3. Brother Joe, hindi ko siya nakikita. Oh, wala si Joel. Wala si Brother Joel. Kung busy pa po ito sa paghahanda yata. Nagse-celebrate pa eh. Oo. Talking about ACF, ito po yung ating 50th anniversary. When will this be? July 31, Saturday at 8 p.m. Itong 8 p.m. na to, for clarification, is this Philippine time, Pastor Dave? Philippine time. Yes, Philippine time. Philippine time pa rin po. Talagang mahal natin ang Pilipino at Pilipinas. Philippine time. Saan mang lupalop tayo ng mundo, ang ating reference ay Philippine time po. 8 p.m. Saturday, July 31. Napaka-garbo ng paghahanda ng mga leadership po dito sa ACF anniversary. And last but not the least, ito pong every Thursday at 9 p.m. Philippine time as well. Pastor's Prayer Intercession. Lahat naman po tayo dito. Pag sinabi kasing pastor / elders, yan po yung mga lingkod ng Panginoon. Ano?
As far as I am concerned, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, you are expected to lead someone else. Unknown or unknown, you are pastoring at least one soul. Yun po eh, kung tinutupad natin yung ISIP. Because the Lord is looking at us, not only the Lord, but there are many clouds of witnesses, unbelievers and believers nakatingin po sa atin. So, malaking impact po ang nagagawa ng ating buhay sa kanila. So, for this, we encourage everyone who's able, please join the pastor's prayer intercession every Thursday at 9 p.m. Dumako po tayo sa ano, words of encouragement and also closing prayer. Iahatid po sa atin ng ating kapatid na si Jeff. Brother Jeff. Amen. Praise God. Maraming salamat mga kapatid. And isa nga pong kagalakan talaga na tayo ay nagmi-meet na katulad nito. Tayo po ay isang pagpapala at encouragement sa bawat isa. And God has called us as men, mga lalaki, mga taga-paguyod ng ating mga pamilya at ng ating mga personal circle of influence na tayo po ay mag-isip katulad ng mensaheng yung umaga. At ngayong gabi na ating pong alalahanin, we are servants of God first and foremost, and we are servants of one another as brothers and sisters in Christ, or as brothers in Christ, I should say. So, ang panalangin po natin ngayong araw na to ay maging example po tayo, unang-una sa ating family, sa ating mga mahal sa buhay, no, tayo po ay maging leaders ng ating families. And then, tayo din po ay magamit ng Panginoon sa ating influence sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga workmates, no? Dapat po nating ihayag ang salita ng Diyos, sabi nga ng ating message ngayon sa kanila, at ipanalangin sila upang sila din ay makaranas ng pag-ibig at pagpapala ng Diyos. So mga kapatid, looking forward po tayo sa ating anniversary, and ganun din sa ating next meeting as men of God at 12th Men's Fellowship. So, ang panalangin ko po, tayo po ay napagpala ngayong araw nito, at ating ibigay sa Panginoon ang pagpupuri, ang pagdakila, at pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, O God, sa inyong kabutihan, sa inyong walang sawa, Panginoon, na pagmamahal at pag-aaruga sa bawat isa sa amin at maging sa aming mga families, O God. Salamat, Lord, sa fellowship na ito, na kami po ay nagkakaroon ng kalakasan, encouragement, at pagpapala, Lord, mula sa mga kapatiran. Dalangin namin, O Diyos, ngayong araw na to, na ang inyo pong mensahe ay magsilbing paalala, Panginoon, at tunay na spiritual na pagkain sa aming mga kaluluwa, at ito po ay magrema sa aming buhay, at kami po ay lumakad, at isabuhay ito, Panginoon, sa bawat araw. Dalangin din namin, O Diyos, na ang mga taong nakamasid sa amin, lalong-lalo na ang aming mga pamilya at ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay makita nila ang tunay na paglilingkod sa iyo at sa bawat isa. Ang tunay na pagmamahal, Panginoon, sa iyo at sa bawat isa. At amin pong ipahayag ang iyong ebanghelyo, ang inyong katotohanan na unang-una makikita sa aming buhay at sa pamagitan din aming mga salita, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, at
Nawa Panginoon ang aming mga pamilya din ay mapagpala, Lord. Ibuhos mo po ang iyong masagana at walang hanggang blessing, Lord, na nag-uumapaw at ito ay maging blessing din sa ibang tao, Panginoon, na i-share namin sa iba. And Lord, sa aming pong pagtatapos at looking forward, Panginoon, sa muling pagkikita, kayo po ang mag-ingat sa amin, kayo po ang sumama sa amin, kayo po ang patuloy na magpalakas, Lord, at magbigay ng sapat na kalusugan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Physically, mentally, at spiritually. At sa biyaya ng Diyos Ama at sa pag-ibig ng aming Panginoong Yesus at sa fellowship, Panginoon, ng Banal na Espiritu na patuloy po namin kasama, sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, at kapangyarihan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Thank you. Thank you very much. Pwede po ba tayo magpa-picture? Pwede, pwede. Pwede, pwede. Sige, oh, kuha na nga ito. Yeah. Oh, smile. Ano ba po, sir? Yeah. Ano? Sino kukuha? Dalawang kuha, ha? Dalawang siya, ha? Sino kumukuha? Si Jeff. Kumukuha yan si Jeff. Ah, ilan ang Jeff? Oh, nasa Bicol yata si Jeff. Ano ba? Ah, Bohol. Sa Bohol, sa Bohol. Nasa Bohol. Bohol. Okay. Okay, yes. Thank you very much. Okay, yes. thank you very please much po. Please post the pictures for everyone. Sunday, tomorrow. God bless po. Thank you all that, Pastor Brix. Thank you, Pastor Brix. Thank you, Pastor Brix. Mayroon, ang sarap ng breakout na ng ating ano. Thank you. Icebreaker natin. Thank you. Bye. God bless. Thank you so much. Bless to all. Hanggang sa muli. Kumusta na yung 31 anniversary at ACF anniversary? 31, sige. Thank you, Joseph. Okay. Thank you.